Ito po ang isa sa pinakaseryosong sakit ng mga Pilipino, low potassium, delikado to, nakamamatay to, at maraming may problema nito. Okay? Bakit po alam si Doc Lisa may low potassium? Na-admit pa kami sa ospital. Yung heart rate niya bumilis ng 140. Grabe, dahil yung potassium niya bumagsak, mga 3 na lang, 3.2. So, maraming kababayan natin, ito ang problema, pero hindi nila alam. Bakit to maraming problema sa Pilipinas? Mahina tayo sa prutas. Okay, mainit dito, laging pinapawisan. Pinapawisan mo, ababa din potassium, nagtatae. By symptoms, meron tayong, may mga clues kung mababang mababa na yung potassium mo. Yung pagod na pagod, nagka-cramps, pwedeng low potassium. Ito, irregular heartbeat, sobrang bilis o nagloloko yung tibok ng puso. Kasi potassium kailangan sa normal na tibok ng puso. Muscle kasi yan eh. Pakita natin ha. Si Doc Lisa, umiinom siya nitong potassium supplement, potassium chloride, 1 tablet a day. Ang problema ganito, nililinaw ko, umpisa pa lang ha, bawal kayo uminom nito. Bawal. Pwede lang kayo uminom kung magpapatingin sa cardiologist, sa doktor. Hindi basta-basta iniinom ang potassium supplement. Sa tamang tao, nakakabuhay. Potassium chloride to, iba to yung pampatas. Sa tamang tao, nakakabuhay. Sa maling tao, pwede madisgrasya. Baka masobrahan ka kasi high or low ang potassium, delikado. So, kailangan magpapacheck sa doktor, magpapa-blood test tayo. Simple lang naman, magpa-blood test kayo, check nyo serum potassium, makikita nyo kung low o high. Pag low, yan, pacheck sa doktor, pwede uminom ng supplement. Pero pag normal naman o mataas, hindi nyo kailangan to, baka masobrahan. Delikado din. Potassium deficiency, yan, muscle pain, pagod. Pag talagang mababa yung potassium, napaparalyze. Ha? Napaparalyze. Mag-comment po kayo. Ang daming kababayan natin na dadala sa ospital. Hindi na makalakad. Pagkita, bagsak yung potassium. Naka-potassium supplement sila. Okay. Pero sabi ko nga, bawal inumin nang hindi nagpapa-blood test at hindi nagkukonsulta sa doktor. Pinapaalam ko lang sa inyo para alam nyo na baka ito pala sakit nyo na hindi nyo malaman. Irregular heartbeat, bloating, constipated, namamanhid, at yung paralysis ang delikado. Ano ang dahilan bakit maraming mababa sa potassium sa Pilipinas, di ba? Mahina, puro kanin at ulam, walang gulay, walang prutas. Dahil mahal yun, eh kulang tayo sa potassium. Madalas magtae, yan. Bagsak ang potassium, may mga sustansya. Yan, no? Or ihi ng ihi, lagi napapawisan, naiinitan. Marami pang ibang causes. Yan, no? Laging nagtatae, umiinom ng pang mga diet pills, yung mga laxative. Pwede rin yan. Nagdadialysis, mahina kumain, kulang ang sustansya ng kinakain. Ito pa, oh. Yung mga mahika, di ba mahika, nag-nebulize sila ng mga Ventolin, salbutamol. Ang salbutamol, pag lagi ka nang nebulize, babagsak din ang potassium mo. May mga gamot na kakababa ng potassium konti, like insulin, decongestants, may ilang mga gamot. So nakita nyo, maraming dahilan pwede bumagsak yung potassium, tapos mainit pa dito sa atin. At mahina pagkain natin. Ito, normal na potassium. So sinasabi ko, kung may duda kayo, na mahina pakiramdam nyo, laging nagka-cramps, minsan parang napaparalyze, walang masama, magpa-check kayo. Serum potassium, yan. Sodium, potassium, calcium, magnesium, chine-check. Pero ang pinaka-deadly at nakamamatay potassium, yan o. Normal is 3.5 to 5, tandaan nyo yan. Kay Doc Lisa, parang 3 na lang nun eh. So, pagpababa ng pababa yan, paloko ng paloko yung puso mo. Hanggang mamaya, titigil nila yung puso pag sobra baba. May tao dyan, I'm sure, may magko-comment dyan, baka 2.8 lang potassium nyo. Yun, deadly yun, delikado. So, 3.5 to 5. Pero ang pinakamagandang potassium, alam ko po to eh, bilang internist, cardiologist, ito inaaral ko. Ang pinakagusto ng puso na happy siya sa tibok niya is 4. 4.0. Kaya ako, misa nahabol ko pa yung 4.0, sakto.
Doon siya kalmado. Pag ganitong 3.5, medyo mababa na yan. O, delikado na. Meron namang tao, tumataas ang potassium, pabaliktad. Alam niya ba, tumataas? Kidney failure. Kidney failure, may sira ang kidney, malapit na mag-dialysis, stage 3, stage 4, stage 5. Tataas naman yan. Pag tumaas naman ang potassium, deadly din. Pareho din. Pwede rin huminto ang puso. Sobrang taas, hihinto ang puso. Sobrang baba, hihinto ang puso. Kaya dapat sakto lang sa gitna. Sa ibang bansa, yung mga nag-death penalty, alam nyo anong ginagawa nila sa death penalty nila? Ini-inject nila sa potassium. Ini-inject nila sa mga kriminal. Potassium mismo, pinapataas nila. Sandali lang patayin na yung ano. Yun ang death penalty nila. So, dangerous to. Dangerous low, dangerous high. Ito po request eh, ng mga tao sa akin kasi nga maraming may low potassium. So, pag ang potassium, gusto mo siya, normal siya, sa Pilipinas karamihan low. Para normal yung tibok ng puso, normal ang blood pressure. May tulong din siya sa blood pressure konti, normal sa utak, sa bone health, metabolism, yan, pati sa kidney and fluid balance. Okay, yan ang mga benefits niya. Pag normal potassium mo, mas hindi ka ma-stroke. Pero kung mababa, pag nagloko kasi itong puso na to, yari, nagloko yung tibok niya. Pag nagloko yung tibok niya, mas mabilis magbuo-buo ang dugo sa loob. Pag normal ang tibok, hindi magbubuo. Kumbaga sana maganda yung flow. Eh kung naging abnormal, bumagal, o minsan mabilis, minsan mabagal ang tibok ng puso mo, magbubuo yan, magba-blood clot. Pag nag-blood clot yan, ito, lilipad yan, hindi lilipad, pupunta yan, tatapon yan sa utak, pwede sa kanan, pwede sa kaliwa, magbabara dito, pwede sa harap, pwede sa likod. Pag nagbara, stroke. Tawag dyan, embolic stroke. Minsan nakikita mo yung mga thrombus, yung mga namumuong dugo. Ayaw natin yan. Kaya ako lagi ko chine-check potassium. Huling potassium po atay mo, 3.8, a little low. O, basta pag nagtatay, kaya nga pa nagtatay ang isang tao, agad-agad saging ako ng saging. Diba? Pag nagtatay, saging mo na ORS, oral rehydration salts, oral rehydration solution. Iinom agad ako, pag nagtatay ako 3 times, inom agad ako 3-4. Kasi yung mga nabibiling sachet na yon, yung mga Hydrite, Pedialyte, may potassium yun eh. May salt, may sugar, and potassium. Kasi pag bumagsak nga, takot tayo. Yan, oh. Ito mga pagkain mataas ang potassium, patatas, okay? Pero bananas, sabi ko, saging eh. Pinaka masustansya, saging, patatas, avocado, may ilang gulay, pwede rin ng juice, tsaka yung mga isda. Basically, ito yung pinaka top na pinaka mataas. Itong patatas, mataas yan. Ampalaya, mataas. Pwede rin, meron din sa ampalaya konti. Okay, so yan po. Ang recommended intake natin ng potassium sa lalaki, 3,400 milligrams. Sa babae, 2,600 milligrams. Ngayon, kataas. Ito yung mga recommended, oh, nakikita nyo. Pag sa adult, yan, mga 3,000 milligrams kailangan mo per day. Tingnan nyo pa yung mga pagkain mataas. Sa basically, medyo mahal lahat to eh, di ba? Saging lang ang mura. Oh, saging na lang tayo. Oh, mangoes, pwede rin. Kaya lang, syempre, pag diabetic kayo, hindi rin pwede masyado marami. Pwede konting saging. Huwag lang overripe. Itong mga gulay, pwede yan kahit diabetic ka. Eggplant, avocado, mushroom. So, ito po, mas matataas sa potassium. Pero yung mga taong low in potassium talaga, tablet ibibigay ng doktor. Usually, once a day, minemaintain. Si Doc Lisa, nakamaintain na siya ng potassium chloride sa kanya. Sa karne, meron din namang potassium. Kaya lang, di naman pwede sobra dami. Hindi na healthy, di ba? Kung masyado maraming sausage, di ba? Pwede chicken, pwede isda. Oo. Meron din naman, ano, mataas-taas na rin. Pero ang point is, mas mataas pa rin dito sa mga gulay at prutas. Kasi ito, limited ang karne na pwede natin. Pagdating sa potassium supplement, tulad na sinabi ko, ah, hindi nyo pwede inumin. Doktor lang magpre-prescribe. Si Doc Lisa, pinaka may experience nito. Marami kasing brand eh.
Okay, hindi tayo nag-advertise. Maraming brand. Tanong nyo sa doctor nyo, potassium chloride. Dito yung pampataas ng potassium. 750 milligrams ang ano niya. And meron siyang brand na naiinom dati na ang sakit-sakit ng tiyan niya. Ikaw na lang kaya magsabi, Lisa. Eh, no? Nasusuka, sobra sakit. Meron ding brand na hindi mahapdi. Kaya dapat after meals para hindi tayo ma-ulcer dito. Okay? So, pag in short, kung duda nyo, baka mababa potassium nyo, simple lang. Sa next blood exam, hindi ito madalas nire-request sa blood exam. Kadalasan, CBC lang, fasting blood sugar, creatinine, yun lang chine-check nyo, cholesterol. Pero isama nyo na ang potassium. Okay? Huwag nyo kakalimutan. Sinabi ni Doc Willie, parang awa nyo na, sama nyo na yung potassium. Kung gusto nyo, kompletuhin nyo. Sodium, potassium, calcium, magnesium. Pero at least potassium, isama mo. Mamaya low, mamaya high. Pag nakita low, eh, damihan mo na yung mga kinakain. Kung mababa talaga sa 3.5, let's say 3.2 lang, eh, pa-check tayo. Pwede sa nephrologist, pwede sa cardiologist. Pag hindi nakuha sa pagkain, ito sabi ng isang nephrologist, si Dr. Montemayor, napakagaling. Sabi niya, nephrologist siya eh. Senior na siya, dami na niya experience, di ba? Si doktora. Sabi ni doktora, sa experience siya, pag low na ang potassium, let's say 3 na lang, mababa na. Kahit daw pakainin niya ng maraming saging, patatas, kahit gaano daw karami, ayaw daw tumaas yung potassium. Hindi niya ma-explain. For some reason, ayaw na tumaas kahit kumain ng maraming ganito. Tumataas lang pag binibigyan niya nitong purong potassium chloride na 750 milligrams. So yun ang point ko. Kung mababa, wala tayong choice. Pa-check tayo sa nephrologist or sa cardiologist. Si Doc Lisa naka-maintain once a day. Kailangan niya yan habang buhay. Pag chine-check ang potassium niya, sakto lang eh. Kahit naka-maintain siya, sakto lang. So, tandaan niyo po, ah, bukod sa blood pressure, binabantayan ng BP, sakto lang dapat, 120-80. Blood sugar, sakto lang dapat. Itong potassium sa Pilipinas, dapat sakto lang ang level. Paano daw malalaman kung mababa na ang potassium? Sinabi ko na pa ulit-ulit, di ba? Papat blood test tayo. Simple lang. Blood test tayo, isulat serum potassium. Ganun lang. Malalaman na agad. Binigay ko na yung level, ha? Ayan, oh. Dapat 3.5. Mag-comment kayo, ako bahala. Ayan, oh. Sintomas daw. Sintomas na, ito nga ang sintomas. Basically, pagod, paparalyze, manhid, laging nagka-cramps, at abnormal yung tibok. Kung may history ka ng stroke, ng heart problem, kailangan mo rin i-check. So, basic yan eh. Pero hindi ginagawa ng kababayan natin. I think dahil mainit, marami napapawisan dito, marami nag-LBM dito, kaya mababa ang potassium. I'm not sure kung yung lahing Pilipino mas mababa, pero marami magko-comment na mababa. Kulang yes. Yung kinakain kasi. Kulang talaga kinakain natin. Yun ang problema. Hindi natin kaya. Kulang tayo sa ganito. Kasi ang recommended nito is 2 cups eh. 2 cups ng gulay, assort. Sa babae itong payat ha. 2 cups in a day. Tapos sa prutas, 2 cups. Sa babaeng payat lang yan. Sa lalaki, 3 cups ng gulay, 3 cups ng prutas in a day na hindi natin magawa-gawa kasi nga mahal. Pero yan ang kailangan natin para normal ang potassium. Salamat po.